ka na to. Isang mabilis lang, na-file ba yung complaint against former DOTC officials at anong kaso? Sinong mga kasama sa reklamo? Ngayon po nandito na kami sa ombudsman, kakatapos lang namin sumumpa dito at i-file na namin sa taas yung kaso laban po kay dating Secretary June Abaya, mga official ng DOTC noon na nag-aproba ng kontrata, pati yung private maintenance contractor po kasama. Ito ay kaugnay ng paglabag sa anti-graft law at paglabag sa procurement laws, pagpasok sa isang kontrata na maanomalya at tingin namin ay disbentahe para sa publiko at sa mga maninakay. Kaya po sila ay pinampahan ng kaso. Meron bang kasama ng mga opisyal ng DOTR ngayon sa reklamo ninyong yan? Wala pa po kasi po ito ay kaugnay ng kontratang inaprubahan noon. Noong nakaraan. Ng nakaraang administrasyon at sinisisi nga natin doon sa deterioration o pagsahol ng servisyo at kalidad ng tren no, nating binadanas ng ating mga commuters. Isang mabilis lang nga kanato, anong pagkakaiba nitong isinampan yung kaso doon sa naunang isinampan ng DOTR? Well, tingin namin mas komprehensibo ito. Hindi lang sa mga teknikalidad, inusapin din ang kwalifikasyon ng mga nanalo sa kontrata at yung ginawang pagpabor sa kanila ng DOTC. 25 kahon po ng annexes at ebidensya ang dala namin kakabit ng aming complaint na sinampa dito sa ombudsman. Alright, thank you, Kanato. Thank you po. Salamat din po sa inyo. Si Ginoong Renato Reyes, ang Secretary General po ng grupong